Hi everyone! I'm Boo! And I'm Deb sa To Campus Kitchen. Andito po muli tayo para ma-share kayo ng isa pang napakasarap na merienda. Ito po ay ang tinatawag na Goto. Ito po ang kanyang mga ingredients. Bakit mo? Ayan, saguli muna. Wala po kasi yung mga ano namin, admin namin, kaya kami lahat ang gagawa nito. Okay. Kailangan i-close up niya. Hindi yung basta ito ang ating mga ingredients. Sige. Okay. Umpisahan mo dyan. Dyan, hanggang dyan. At ang ating mga main ingredients ay ito. Ox tripe at saka ox intestines. Ayan, let us start. Okay, pabukal mo na. Ayan, kulong-kulo na siya. Oh, na-steam na yung aking beauty. Oh, ngayon, ang gagawin natin dito ay unang kulo. Ipapakulo muna natin ang ox tripe. Ito po ay nalinisan na sa pamamagitan ng suka at saka asin. Nilamas na po ni Boo ito. Ayan. Malinis na malinis yan. Walang amoy yan. Oo, nawala na po yung amoy. Ayan. Pakulo natin para pangalawang paglilinis. Para talagang maalis. Todo. Walang bangi. Alam nyo kung ano yung bangi, ibig sabihin sa Kapampangan, yung bangi ay yung amoy. Yung amoy. Amoy Debs. What do you think of me? Amoy utot, mure? Amoy Debs. Ayan. Amoy buldit. Ayan po siya. Hintayin natin kulong-kulo siya hanggang sa ano, yung mga mukadgad itong bituka. Okay, kulong-kulo na yan. Buksan mo na. Ayan siya. Ayan. Ito po yung bituka. Ito yung intestines niya. Ayan, ang ganda na niya. Ayan na ang ating tripe. Ayan. Meron ding honeycomb yan at saka tuwalya. Ayan, tuwalya yan. Tuwalya yan. May honeycomb din yan. Okay, ayan po siya. Ngayon, tapos na po siyang kumulo. Itapon na natin siya. Okay, pressure cook naman natin. Karakal naman dan, minimum pa lang. Sige, yan lang. Huwag nating ihalo yung bitukang i-pressure cook kasi malulusaw yun. Kaya, okay, pwede yan na. Lang. Okay, sige. Okay. Start mo na yung mga yan, pampaalis ng lansa. Ito po ang ihahalo natin sa ating tubig na pampalambot sa ating ox tripe. Ito po yung lemongrass. Luya. Laurel. Luya, bawang, at saka whole pepper and corn. Ayan po siya. Pakulo natin yan. At ilagay natin ang ating tripe. Para talaga totally wala talagang amoy. Ayan. Hiniwalay po natin yung intestines. Dahil hindi naman po siya kasing tigas nito. Ayan. Hintayin po natin ito. Maybe in a 30-minute waiting, pwede na po yan. I-pressure cook natin. Okay po. Ayan. Okay, start na natin ang ating paggigisa ng ating goto. Okay, umpisahan mo na, Debs. Start na po natin sa ating oil, as usual. Okay. Ayan, nag-iinit na ang ating oil. Start na natin sa ating garlic. Sunod na natin ang ating sibuyas. Ang ating ginger. Pakagisa natin ang ating luya para maganda at masarap ang kanyang flavor. Pag pritong-prito siya. Ito na po ang ating bituka. Ayan na. Na-slice na at pinalambot na natin. Okay. Pwede na nating ihulog. Ito po siya.
Yan. Napakalambot niya. Kasarap niya. Pakagisa natin para maabsorb niya talaga ang ating ginger. Isabay na rin natin ang ating beef cubes para talagang lumabas ang flavor ng ating ox tripe at ang ating intestine. Baka po yan, kaya ang ilalagay nating broth ay beef broth. Ayan po siya. Ayan. Paglagay lang tayo ng dalawa. Isabay natin uli ang kanyang shiitake mushrooms. Ito, kailangan malambot na malambot din. Maglalasang beef din ito. Okay. Ayan po siya. I-season na natin ng fish sauce or patis. Isunod na natin ang ating glutinous rice. Ito po ay nahugasan na. Ayan. Lagay na natin. Igisa-gisa din natin ang bigas. Magiging napakaganda ng ating goto. Siguradong masarap ito. At marami siyang sahog. Ayan po siya. O, pwede na natin lagyan ng tubig. Okay. Eto na siya. Lagay na natin. Okay. Enough water ang ilalagay natin. Yan, mas masarap pag matubig siya, di ba? Huwag natin pabayaang sumobrang lambot ng bigas. Kasi pag na-over ito sa cooking, magnganganak. Kaya nga, sabi ng lola natin, yung tamang-tama lang na maluluto yung bigas. Kasi pag nanganak ito, parang bottomless. Kakapal ng kakapal yung kanyang kanin. Hindi na masarap. Magiging maalpana. Ibig ko sabihin yung overcook, manganganak na manganganak yung bigas. Eto po siya. Hintayin natin kumulo. Ayan na po ang ating goto. Ayan. Malapit na siyang pumutok. Pumutok ang bigas. Oh. Walang tigil ang paghalo natin. It requires a constant stirring kasi didikit ito pag hindi mo ini-stir. Lumalapot na siya. Kaya magdagdag na tayo ng tubig. At lagyan natin ng pampakulay, pampaganda niya. Ito po ang kasuba. Ang local version ng saffron. Ito ang magpapasarap at maglalagay ng kulay. Na parang siya, maraming taba, pero hindi eh. Ito ang magbibigay ng oily look sa ating goto. Hanggang mamaya, mag-yellowish ito. Dahil sa ating saffron or kasuba. At i-flavor pa natin. Dagdagan na natin ng salt. Hintayin lang natin hanggang sa kumapal ang kanyang bigas. Okay, eto po siya. Napakaganda ng ating goto. Ayan, ang kanyang mga sahog. So yummy. Ang dami niyang sahog. Ngayon, meron pa tayong idadagdag. Since goto ito, at saka parang lugaw-lugaw na, gusto ko meron pang itlog. Ayan, lagyan natin ng apat na itlog. Good for the four of us pala. Ayan. Napakaganda. Ayan. Ayan. Almost cook na ang ating goto. Pwede na nating i-turn off ang ating porridge. Lagyan na po natin siya ng leeks. Ang ating pampaflavor at ang kanyang pampaganda. At ang pinaka-importante, ang kanyang fried garlic. Wow! Yan. Napakasarap ng ating goto. Yan. Okay.
Ito po, optional. Depende sa inyo kung gusto nyo ng paminta. Kami po, gusto namin. Lagyan namin muna ng konti. Yan. Okay. Video. Oo. Amuyin mo. Oh, anong amoy? Nabawat ang buldik mo, te. Siyempre, dito ka. Hindi, walang amoy. Alam mo mong amoy ng buldik ito. Baka buldik mo na, amoy mo. Si Debbie talaga. Masarap ito. Ito ang aming goto. Anong gusto mo? Go to heaven o go to hell? Ito gusto niya, go to hell eh. Murat! Langgam, walang tigil, at saka mga uod papasok dito, lalabas doon. Walang kamatayan yun, ayaw ko sa hell. Siyempre, gusto ko sa heaven. Oh, kaya ang gawin ninyo, go to heaven! Bye-bye! May install! Okay, nag-enjoy po ba kayo sa aming recipe ngayon? Subscribe na sa aming channel. Please, like, share, and subscribe. At Campus Kitchen! Thanks for watching. We love you. Stay safe. Bye-bye. Bye.